Bakit ang karamihan sa mga bansang Muslim ay mahihirap? Walang makatatanggi na ang mga bansang Muslim nga ay pabagsak sa nakalipas na mga siglo kung ihahambing sa mga naunang panahon na ang mga ugat nito ay malayo na sa kasaysayan. Sa unang bahagi ng kasaysayan ng mga Muslim, ang yaman, mga sentro ng pag-aaral at konstruksyon ng mga infrastruktura ay sagana. Ngunit ang labis na yaman, masyadong pagpapahalaga sa makamundong bagay at ang paglaganap ng korupsyon ay nagpahina sa kanilang pagpapahalaga sa relihiyon. Ang hindi mapipigilang resulta ng kabikuang ito ay ang pagkaunti ng pagkayakap ng mga tao sa Islam at pagtigil sa paglawak, bagkus ay pagkawala ng mga teritoryo at yaman ng mga ito. Ang pagkatalo ng mga Muslim sa Asia at Europa at ang pag-angat ng mga bansang kanluranin sa kanilang kapangyarihan at impluensya ay naging dahilan na ang mga Muslim ay pumagsak. Ang realidad sa mga bansang Muslim ngayon ay sila ay paurong sa kanilang mga sistemang politikal at panlipunan at ang kanilang mga mamamayan ay nagdurusa sa kabila ng dami ng kanilang mga likas na yaman at populasyon, gayon din ang mararangal na mga prinsipyo ng Islam. Ang kalamidad na dumating sa mga Muslim matapos ang panahon ng paglaganap nito at ang pagbagsak ng kilafa o isang sentralisadong pamahalaan ng mga Muslim sa mundo ay hindi maisisisi ng buong buo sa kaisipang Islamiko o pagkakamali sa pamunuang politikal nito. Ang panahon ng pamamahala ni Propeta Muhammad at ng mga naunang kalifa na sumunod sa kanya ay mga huwaran para sa mga sumunod na henerasyon. Ngunit ang mabilis na pagpasok ng mga nasyon ng mga tao sa Islam bago pa sila naturuan ng maayos sa mga layunin ng Islam at mga pagpapahalaga nito ay nagdulot ng kawalan ng pagkakataon para sa mga susunod na mga pamunuan ng mga Muslim upang sila ay maging matatag muna bago pa dumating ang hamon ng pamamahala at pagpapalawak. Ang pananaw na Islamiko ay hindi naging malinaw para sa kanila at ang diwa nito ay naging hugis na lamang o pormalidad, mga salitang walang laman at pamana na ipinagmamalaki lamang ngunit hindi pinagyayaman at hindi nauunawaan ng mga sumunod na henerasyon. Ang natural na usad ng sistema ng pagsasabatas na Islamiko ng pagpapalawak ay natigil at ang mahalagang kaalaman sa siyensya, ekonomiya, sosyolohiya at kaisipang politikal ay pawang iniwan kahit pa ang mga ito ang naging saligan ng pag-unlad ng mga naunang pamunuan. Sa parehong panahon na ang mga Muslim ay nagiging mahina at hindi makapagtanggol sa sarili, ang Europa ay nagsisimula namang makinabang sa mga nakamit nitong kaalaman mula sa mga Muslim sa Baghdad at Espanya. Mga kaalaman na iningatan ng Muslim upang hindi tuluyang mawasak ng tuluyan ng Europa nang ito ay pumasok sa Dark Ages na nananalasa sa Europa noon ang mga sakit, kahirapan at mga digmaan. Sinimulan din ng Europa na gamitin ang kaalaman na ito laban sa iba. Ang katotohanan na ang karamihan sa mga lugar ng mga Muslim ay sinakop ng mga taga-Europa at sila ay pinagharian at sinamantala ay isang bagay na hindi pinahihintulutan ng Islam na basta na lamang nahayaan ng mga Muslim na maganap. Bagkus, ang kabiguang ito ng mga Muslim ay dulot ng malawakang pagtalikod ng mga Muslim sa relihiyon at kabiguan nila na kumapit ng mahigpit sa mga turo ng kanilang relihiyon. Ang kahalagan sa pagkakamit ng kaalamang Islamiko at pagsasabuhay dito ng may panindigan ay nilinaw ni Propeta Muhammad. Ang mga Muslim ay tinuruan na ang tao ay binigyan ng kakayanan na magkaroon ng sariling desisyon at ito ay marapat na kanyang isabuhay ng naaayon sa mga aral na Islamiko upang sila ay magkamit ng kaluguran ng kanilang Panginoon na tagapaglikha. Ang mga kaganapan na ito ay marapat na maging paghihimok para sa mga Muslim na maging maalam sa kanilang relihiyon at maging produktibo sa abot ng kanilang makakaya. Kung ang mga bansang Musliman sa ngayon ay hindi nakakagamit ng kanilang mga potensyal na nasa kanilang dami ng populasyon o likas na yaman, ay hindi ito kasalanan ng Islam. Bagkus, ito ay dulot ng pagtalikod nila sa Islam at sa kanilang kamangmangan sa relihiyong ito at hindi nila pagsasabuhay sa mga prinsipyo nito.